Hello, what's up guys, mga ka-viewers, mga ka-master, for today's video. Welcome back sa ating channel. Ayan, may tanggap na naman tayo ngayon na GMA Ford Box. Ay bigla daw itong namatay, ay hindi na po nag-o-on. Ayan, mga ka-viewers, ay bagong bili pa ito, ay wala pang halos 3 days to 5 days pa lang daw itong nabili, ay hindi na po nagpa-power. Ayan, yan mga viewers, ang problema nito ay sa capacitor, sa malapit sa power supply. Ito lang po yung pinakaunang sumasabog kapag nag-overheat yung pinaka-Ford Box, mga viewers. Kaya tara, let's go, pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong klaseng sira sa Ford Box. Yan. Okay, buksan natin mga viewers, batteries. Ayan, sa mga mayroon na Ford Box, tips ko sa inyo ay para hindi po ganito mangyari, nag-overheat yung pinaka-capacitor, ay pag hindi nyo po ginagamit yung Ford Box, ay tanggalin nyo po sa saksakan at huwag nyong hayaan na nakasaksak yung Ford Box. Ayan. Kapag tapos na po kayong gamitin, ay hindi, kapag hindi na kayo nanonood, ay ang pinakamagandang gawin nito mga viewers ay bunutin nyo sa saksakan. Ayan. Yan po yung pumutok na capacitor, yan yung katabi sa power supply, yun lang po yung masisira dyan. Isang capacitor lang pong papalitan natin dyan, yung 16 amperes na capacitor. Yan, yan mga viewers. Wow! Yan, yan lang po yung sumabog na capacitor mga viewers, yung sa katabi sa power supply. Isa lang po ang ating papalitan yan. Ito yung papalit natin na kulay black na capacitor mga viewers. Importante dyan ay kaparehas po sila ng amperes yan. Yan. Yun po yung papalitan natin. Yan. Yun po yung sumabog na capacitor. Yan lang po ang i-remove natin. Yan. Okay, diretso na natin. Kahit soldering lang ay kaya na po natin yan tanggalin. Yan. Yan po ang nangyari, ay sumabog po yung capacitor. Kaya po biglang natin yung Ford Box. Yan. Yun lang pong kailangan natin palitan. Ay wala na po tayong ibang gagalawin. Hindi matatanggal kasi nakagot. Yan mga viewers. Yan, simple ay babawasan natin yung pinaka paa. Yan. Parang 16 volts yung voltahe pala nito sa capacitor mga ka-viewers. Yan, yan, mukhang 1000 amperes pala ito. Yan. Okay, yan, napaka basic lang to mga ka-viewers, ay wala po tayong ibang papalitan kung ito lang, isa lang na capacitor. Yan. Yun lang po yung technique sa mga biglang namatay na Ford Box. Yan. Yan, ay nakaibat na natin. Yan mga viewers, siyempre cut natin yung paa.
Okay. Yan, try na natin mga viewers, mga master. Sa mga hindi pa kabisado, pag may natanggap kayo na affordable box na walang power, ito lang po ang kailangan natin palitan mga viewers, yan mga master. Wala na po tayong ibang papalitan kapag nakita natin na pumotok yung capacitor, ayan. Yan, siyempre ay try na natin kung naging success. Yan mga viewers, mga master, ay wala pong kukurap. Ayan, success mga viewers. Wow. Success yung ating operasyon. Yan, goods na goods. Okay na yung power. Yan lang pong kailangan natin palitan kapag alam natin na bigla po namatay yung power. Yung Jamie for the box, ayun lang po yung problema mga viewers, mga master. Ay wala na po tayong ibang papalitan. Yan, yan, success. Okay, success. Ay hindi na namamatay. Yan, success yung ating piyasa na capacitor. Yan. Okay, siyempre, try natin i-off. Tapos i-open natin ulit. Siyempre. Yan. Okay. Yan. Long press. Yan. On natin ulit. Yan. Success. Goods na goods. Yan. Sa mga nakapanood, please subscribe na rin sa ating YouTube channel. TG Palm TV Vlogs. Yan. Okay. Success. Wow. Okay, success mga viewers. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye.